Magandang tanghali, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan dalawang beses na nga po na naglandfall si Bagyong Amang at una po itong tumama kagabi dyan sa may Panganiban sa may Catanduanes dakong alas 10 po ng gabi at ikalawa po kaninang madaling araw around 1 AM sa may Presentasyon Catanduanes. At nagbabanta muli na mag-landfall sa ikatlong pagkakataon anytime dyan naman po sa may bandang Quezon na patuloy po na magpapaulan sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon. Pero dahil po sa land interaction ay posible po na manghina na po si Bagyong Amang at babalik na po yan sa LPA ngunit magpapaulan pa rin po sa ilang bahagi ng Luzon hanggang po sa darating na weekend. Dahil din po kay Bagyong Amang, kinansela po ang ilang mga flights. Kasama na po ang 5J821 at 822 ng Cebu Pacific, biyaheng Manila patungo po ng Virac Catanduanes and vice versa. Ganon din po ang flight number DG6113 at 6114, biyaheng Manila hanggang po sa Naga and vice versa. Sa ngayon din po ay napanatili ng bagyo ang lakas nito na umaabot po sa 45 kilometers per hour at bugsan na 55 kilometers per hour at stationary pa rin ang pagkilos nito. At sa ngayon po dahil kay Bagyong Amang ay asahan po natin ang mahina hanggang sa may kalakasan ng mga kalat-kalat na mapag-uulan sa lalawigan po ng Metro Manila, nalalabing bahagi pa ng Calabar Zone, the rest of Mimaropa, Bulacan, Nueva Ecija, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aklan, Capiz, Antique, and the northern portion of Samar. Nakataas pa rin ngayon ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa may Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Tikau Island, Burias Island, the eastern portion of Aurora, Quezon, and the eastern portion of Rizal. Kaiba yung pag-ingat po sa mga nabanggit na lugar dahil mataas pa rin ang mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa na minsan ay may mga pagbugso ng hangin na maaari pa rin po na makasira ng mga light structures. At sa atin naman pong mga baybayin, katamtaman hanggang sa maalon na karagatan ang mararanasan po sa baybayin ng Silangan at Timog ng Southern Luzon hanggang po dyan sa may silangang seaboard ng Central Luzon na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 1.5 to 3.5 meters height. Iwasan po muna natin ang kapalaot dyan para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So, yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. Taka po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!